Magsitayo po ang lahat. O sana ang aming awit, dakilang anak ni David, sa ngalan ng Diyos sa langit. Pagpapala at pagsapit sa pagtubos sa daigdig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, limang linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Hesukristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinagaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Munting bisik. Mamaya, tuloy natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong malapit na sila sa Jerusalem, pagdating niya sa Betpage, sa bundok ng mga ulibo, pinauna ni Jesus ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang inahing asno na nakatali, kasama ang kanyang bisiro. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi nakikibu iyon. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sabihin ninyo sa lungsod ng Siyon, masdan mo, dumarating ang iyong hari, siya'y magpapakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang inutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba naman ay pumutol na mga sanga ng kahoy
at inilatag din sa daan. Nagsigawan ang mga taong nauna at sumunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazareth, Galilea. Sagot ng karamihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus. Halina magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di na iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ng aking pandinig. Nananabig akong malaman
kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayun din nang luha nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling nanunukso. Palibak na nagtatawa't sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat na mga buhong na sa aki'y pumaligid. Para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paa'y butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawang ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungan, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ang lahat ng kanyang lingkod. Sa inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw bayan ng Israel ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat sa Diyos, ay hindi nagpilit ng manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawan tao, at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y napakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At pihahayag ng lahat na si Jesu Kristo ang Panginoon sa karalangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Ang pagpapasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Iniharap si Jesus sa gobernador. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ng gobernador. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba naririnig ang mga pinararatang nila sa iyo? Ngunit hindi sumagot si Jesus gaputukman. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, sino ang ibig niyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi, pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, nahilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawa ang ibig niyong palayain ko? Sagot nila, sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus! Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, ipako sa krus! Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato, sumagot ang mga tao. Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuutan ng isang balabal na pulang-pula. Nagligaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinagpaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhudluran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaglulurhan. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinagahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuutan ng sariling damit, at inilabas
upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lunsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo, ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran at naupo silang upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangu-tangu pang sinabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, "Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos. At sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya." At inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lema sabachthani." Ibig sabihin, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, "Tinatawag niya si Elias." Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak, at inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, "Hintay muna. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya." Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsilhod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo na po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan, at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. "Tunay na ito'y anak ng Diyos," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa linggohong ito,
tayo po ngayon ay pumapasok sa mga mahal na araw. At sinisimula natin ito sa Linggo ng Palaspas. Kaya tawag ho natin sa linggong ito ay Linggo ng Palaspas dahil kitang-kita naman ho sa mga hawak natin may mga dala-dala tayong palaspas. Ano ho ba ang halaga at simbolismo ng palaspas na ito? Sa atin nung Ebanghelyo, nung nagsimula ho tayo, narinig po natin ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. At siya ho ay sinalubong ng mga tao gamit ang mga palaspas. Winawagayway yung palaspas habang sinasalubong si Jesus. At anong sabi nila? Mabuhay ang anak ni David. Maganda rin ho no, sa linggong ito. Habang dala natin ang mga palaspas at kanina ay habang binabaspasan ay winawagayway ho natin. Sana ho sinasalubong din natin si Jesus. Hindi lang tayo nandito para magpabasbas ng palaspas, pero ganun din sinasabi natin sa Panginoon, sasalubungin ka namin, ikaw ang aming hari. Welcome ka. Tuloy ho kayo. Pumasok ho kayo sa buhay namin. At kadalasan hindi ba, saan ho nilalagay ang palaspas? Kung hindi ho sa altar, saan? Sa may bintana o pinto ng bahay. Yung palaspas ay nagpapahayag, Panginoon, welcome na welcome ka sa bahay ko. Welcome na welcome ho kayo sa pamilya ko. Tumuloy ho kayo sa amin. Sana ho, patuloyin ho natin ang Panginoon. Iniisip ho ng iba, lagay natin to dito. Para hindi pumasok yung masamang espirito. Baliwala ho yan. Kung malayo ang loob natin sa Panginoon. Kahit isang plastic ho ang bilhin ninyo sa labas, punuin ninyo ang inyong bintana, pati pinto ng bahay nyo, puro palaspas. Pero kung ang puso natin malayo sa Panginoon at hindi natin siya tinatanggap sa buhay natin, baliwala, nagiging palabas lang ang lahat. Kaya ho sana sa ating pagwawagayway ng mga palaspas ay talagang buong-buo nating hinahayaan na pumasok ko si Jesus sa buhay natin at pamumuhay ho natin. Talaga bang welcome si Jesus sa buhay natin? Sa lahat ng pinto ng ating buhay, handa ba tayong papasukin si Jesus? Sana walang pinto sa buhay natin na nakasara at nakalagay doon off limits sa pagwawagayway at pagdala ng palaspas. The Lord is welcome in every aspect of our life. Pangalawa ho, ang palaspas din po ay paalala kung sino ho tayo. Naalala ko ho nung ako ho ay seminarista, inutos ho sa amin nung parish priest na umikot kayo sa mga bahay-bahay. Bumisita kayo. Kumatok kayo sa bawat pinto. Alam niyo ho, hindi ho namin alam sino doon ang Katoliko. Alam niyo paano ho namin nalaman at nakatulong sa amin? Dalawang bagay ho.
meron hong larawan ng Sacred Heart of Jesus at Immaculate Heart of Mary sa kanilang pinto. Una ho yun. Pangalawa ho, may palaspas. Sa isang tingin, ay, Katoliko nakatira dito. Katokin natin yan, Katoliko yan. May palaspas sa pinto. At sana ho tayo bilang mga Katoliko, lalo na sa mga mahal na araw na ito, ang palaspas na tanga natin ngayon ay maging tanda na hindi lang welcome si Jesus, kundi tayo rin ay mga tagasunod ni Jesus. Sana hindi tayo yung mga tulad ng mga sa Ebanghelyo, ang parehong taong nagsabing Osana sa anak ni David, ang parehong tao din nagsabing ipako sa krus. Sana hindi natin gawin yon. Ang parehong mga tao nagsigawan Osana sa anak ni David, ang sumigaw ding si Barabas ang palayain. Sana hindi ganoon. Tinatanggap natin si Jesus at hindi lang natin siya tatanggapin, susundan din natin siya. Sasamahan natin siya. Kaya ho, sa pagpasok ng mga mahal na araw, sundan at samahan si Jesus. Pag magsisimba ho ng Webes, ng Biyernes, sana ho, nandito din pagdating ng Sabado sa banal na trido o. May Webes, may Biyernes, sana sa muling pagkabuhay, samahan din natin si Jesus. Sana hindi tayo tulad ng mga alagad na nung muling nabuhay si Jesus, nasaan sila? Nagtatago. Nakakulong sa kwarto. Sana samahan natin si Jesus, lalong-lalo na sa mga araw na ito na pinakamahalaga sa atin bilang mga Kristiyano, sa ating pagsasariwa at pag-alala ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay para sa ating lahat. Sinasalubong at sinusundan. Yan po ang paalaala sa atin nang palaspas sa linggong ito. At sana ho'y yakapin natin ang hamon at imbitasyon na ito na salubungin at samahan ang ating Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumulog tayo sa ating Amang nasa langit sa pakikiisa natin sa pagpapakasakit ni Jesus. Makaisa rin nawa niya tayo sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari,
at diakono. Maging totoong saksi nawa sila ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang taos-pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa World Youth Day, magsikap nawa ang bawat kabataan na tularan si Kristong nakipamuhay sa atin upang maging lingkod at mag-alay ng kanyang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa programang Alay Kapwa, maging daan nawa ito upang matugunan ang mga suliraning panlipunan at mas matulungan ang mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga katikumens, magabayan nawa sila ng landas ng pagpapakabanal tungo sa Diyos na kanilang naisundan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Matugunan nawa ito ng iyo, ito ayon sa iyong dakilang awat mabuting kalooban sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring sa larin sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kinamtang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh,
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang. Kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan. Pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, gawin mo kami makarating sa aming paroroonan. Pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Iyukunin niyo ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos Amang mapagpatawad ay nagbigay ng halimbawa ng pag-ibig na di makasarili sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng kanyang anak. Sa iyong paglilingkod sa Diyos at kapwa, naway matanggap ninyo ang kanyang biyaya. Amen. Amen. Naniniwala kayo sa pamamagitan ng krus, nagapi ni Kristo ang kamatayan, bigyan nawa kayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Nagpakababa siya para sa atin, naway sundan ninyo ang halimbawa niya at makibahagi sa kanyang muling pagkabuhay. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.